Isa sa mga paboritong kinakainan nating mga Pinoy, lalo na kapag nakakaramdam tayo ng matinding gutom, ay ang manginasal. Yung tipong mapapakamay ka dahil sa sarap ng kain mo ng chicken barbecue na may kasama pang libreng maasim na sabaw. Samahan pa ng chicken oil na ihahalo mo sa kanin. Yung kanin na siguradong hindi ka mabibitin dahil na din sa sikat nilang only rice. Pero paano nga ba nagsimula ang manginasal? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to, mga kasangkay. Aalamin natin ang simula at sino nga ba ang tao na nasa likod ng sikat na manginasal. At ano-ano pa ang mga bagay na kailangan nating malaman sa kilala nating Nuot Sarap Chicken Inasal Restaurant. Si Edgar Injap Siya II ang kilalang probinsyanong founder ng manginasal. Ipinanganak siya sa Iloilo City noong 1977 at lumaki sa Rojas City sa Capiz. Marahil ay nagtataka kayo kung saan nakuha ang palayaw niya na Injap. Ito ang tawag sa kanya ng pamilya at mga kaibigan niya dahil na din sa mga magulang niya. Ang tatay kasi ni Injap, mga kasangkay, na si Edgar Sr. ay half Chinese o kung tawagin natin ay Inchek. Samantalang ang nanay niyang si Pasita ay half Japanese. At mula nga sa mga salitang Inchek at Japanese, nabuo ang palayaw ni Injap. Sa edad pa lang na 10 ay nagtatrabaho na si Injap sa grocery store ng mga magulang niya. Dito nga siya natuto kung paano pinapatakbo ang isang negosyo. Ayon nga sa kanya, habang naglalaro daw ang mga batang kaedada niya ay nagbubuhat at nagbibilang siya ng mga paninda nila sa grocery. Nang lumaki naman si Injap ay plano niyang maging arkitekto. Kaya ito ang kinuha niya nang pumasok siya sa University of San Agustin sa Iloilo City. Pero hindi niya din ito tinapos at nag-dropout siya isang taon bago graduate para sundin ang totoong nasa puso niya, ang maging isang negosyante. Taong 1997, sa edad na 20, ay nakumbinsi niya ang mga magulang ng tatlo niyang kaklase na mag-invest sa itatayo nilang maliit na hotel sa Iloilo na tinawag nilang People's Hotel, na hanggang ngayon ay nakatayo pa din. Bukod dyan ay madami pa siyang mga sinubukan na maliliit na negosyo gaya ng laundry shop at photo developing center kung saan siya mismo ang nagtatrabaho sa darkroom para i-develop yung mga picture. Bagamat nagtatagumpay naman ang mga sinimulang negosyo ay parang nakukulangan pa din siya dito. Isa kasi sa mga ambisyon ni Injap, mga kasangkay, ay ang makagawa ng isang negosyo na mapapalaki niya at madadala sa labas ng kanilang probinsya. At dito na nga darating ang isang oportunidad na talagang magbabago ng buhay niya. Taong 2003 nang dumating ang isang oportunidad kay Injap nang ialok sa kanya na upahan ang 250 square meter na pwesto sa Robinson's Mall Car Park sa Iloilo. Alam nyo ba na sa sobrang mura ng alok sa kanya ay kinuha niya agad ito kahit na wala pa siyang naiisip na itayo dito. Pero kung ano man ang maisip niyang itayo dito ay isa lang ang sinigurado ni Injap na ito ay may potensyal na lumaki at maging matagumpay sa buong bansa. Ngayon mga kasangkay, saan naman kaya nanggaling ang ideya ni Injap sa manginasal? Ganito kasi yon, mga kasangkay. Isa si Injap sa mga madalas na kumakain sa mga fast food restaurant gaya ng McDonald's at KFC. Bilib siya sa mga ganitong negosyo dahil madali itong mapadami dahil na din sa franchising. Pero meron siyang napansin, wala pang mga ganitong fast food ang nagseserve ng mga Filipino style na pagkain gaya ng chicken barbecue. At eto nga ang naisip niyang itayo sa inupahan niyang pwesto sa car park ng Robinson's Mall, Iloilo. Tinawag niyang Mang Inasal ang balak niyang itayong fast food restaurant. Ang pangalang Mang Inasal ay salitang Hiligaynon na ang ibig sabihin sa Ingles ay Mr. Barbecue. Pero alam niyo ba, mga kasangkay, na muntik nang makumbinse si Injap na gawing 8 letra lang ang pangalan nito at tanggalin ang letrang A sa pangalan ng Mang. Naniniwala kasi ang tatay niya na swerte ang 8 letra sa pangalan sa feng shui na makikita din sa mga matagumpay na fast food gaya ng Jollibee at Chowking na parehong may 8 letra. Pero nakita ni Injap ang pangalan ng BDO o Banco de Oro na may 10 letra pero matagumpay din naman. Pumayag na din ang tatay ni Injap sa pangalan at pinautang nga siya ng 2.4 million pesos na kapital para masimulan niya na ang negosyo. At noon ngang December ng 2003 ay binuksan ang kauna-unahang branch ng Mang Inasal sa Robinson's Mall Car Park sa Iloilo. Pumatok nga at pinilahan ng mga Ilonggo
ang bagong fast food restaurant dahil na din sa pagiging Pinoy na Pinoy ng konsepto nito na hindi makikita sa ibang fast food na naimpluwensyahan na ng American o Western food. Sa sobrang tagumpay nga ng manginasal ay naging malaki ang paniniwala ni Injap na handa na siyang mag-expand hindi lang sa probinsya niya kundi maging sa buong Pilipinas. Dahil sa naging tagumpay ng unang manginasal ay dumami pa nga ang mga branches nito. Sa loob lang ng 3 taon ay nagkaroon na ito ng 30 branches. Taong 2005 naman, dahil sa patuloy na pagsikat ng brand ng manginasal ay binuksan na ito ni Injap para sa franchising. Nang simula ay nag-focus lang muna siya sa Visayas at Mindanao at di kalaunan ay sinimulan niya na ding mag-expand hanggang sa Luzon. Kilalang PROMD o probinsyano si Injap. Sa totoo nga niyan ay bihira lang siyang pumunta ng Maynila. Kaya para sa kanya ay malaking hamon na dalhin ang manginasal sa Maynila at gawin itong matagumpay dito. Pero alam naman natin ang nangyari mga kasangkay. Pumatok nga din sa mga taga Maynila ang noot sarap na chicken inasal na galing sa Iloilo. Idagdag pa dyan yung unlimited rice kung saan talaga sila nakilala. Naalala ko pa nga noon pag kumakain kami ng mga kasama ko sa manginasal yung nagpaparamihan pa kami ng makakain na extra rice. Syempre nandyan din yung sikat na chicken oil na ihahalo mo sa kanin tapos may kasama pang libreng sabaw. Yung iba nga ay makikita mo na sarap sa pagkain at nagkakamay pa na Pinoy talaga ang dating. Nagdagdag din sila sa mga menu nila gaya ng pork barbecue, sisig, pansit bihon, palabok, dinuguan at puto. At ang isa sa mga paborito ko sa kanila yung Pinoy halo-halo. Kayo mga kasangkay, ano ang paborito nyong orderin sa manginasal? Share nyo naman sa comment section sa baba. Nagpatuloy ang mabilis na pagsikat ng manginasal. At sa loob nga lang ng 6 na taon, noong 2009, ay meron na itong 100 stores sa buong bansa. Pero dahil nga sa bilis ng pagsikat at paglaki ng manginasal, ay hindi maiiwasan na mapansin ito ng pinakamalaking fast food company ng bansa. Dahil sa patuloy na tagumpay at pagdami ng manginasal, ay nakuha nga nito ang atensyon ng pinakamalaking fast food company sa bansa, ang JFC o Jollibee Foods Corporation, na nagmamay-ari din ng Chowking, Greenwich, Red Ribbon, Burger King Philippines, Smash Burger, Panda Express Philippines, Coffee Bean and Tea Leaf at marami pang iba. At noon ngang 2010 ay binili ng Jollibee ang 70% ng manginasal para sa halagang 3 billion pesos. Dahil dito ay naging pinakabatang bilyonaryo ng bansa si Injap sa edad na 34 years old noong 2011. Naniniwala si Injap na mas dadami at magiging matugumpay pa ang manginasal sa ilalim ng pamamahala ng Jollibee. Noon namang 2016, nang bilhin na nga ng Jollibee ang natitira pang 30% ng manginasal para sa halagang 2 billion pesos. Pero hindi dito nagtapos ang partnership ni Injap at ng founder ng Jollibee na si Mr. Tony Tan Kaktyong na tinuturing niyang mentor. Noong 2012 ay naging magkasosyo ang dalawa sa pagtatayo ng Double Dragon Properties Corporation, isang real estate company na nagmamay-ari at nagde-develop ng mga property gaya ng City Mall na mga community malls na matatagpuan sa mga probinsya. Kasama din yung DD Meridian Park, Jollibee Tower, The Sky Suites Tower, Dragon 8 Mall at marami pang iba. Alam nyo ba na kaya tinawag na Double Dragon ang real estate company nila Injap dahil pareho silang pinanganak ni Mr. Tan Kaktyong sa ilalim ng Dragon Sign sa Chinese Zodiac. Hindi din nakalimutan ni Injap ang unang negosyong nakamulatan niya. Kaya naman nagtayo din siya ng mga grocery chain na tinawag niyang Mary Mart. Sa ngayon nga ay patuloy pa din ang paglaki ng brand ng manginasal. Noon nga October ng 2019 ay binuksan ang pang 591 na branch nito sa Quezon Boulevard. Si Injap naman ay patuloy ang tagumpay bilang isang negosyante. Sa katunayan ay isa na siya ngayon sa pinakamayamang tao ng bansa na mayroong net worth na $1.3 billion o 62.4 billion pesos as of January 25, 2021 ayon sa Forbes. Ang kwento ng tagumpay ni Injap Sia at ng manginasal ay talagang nakakabilib. Hindi naging hadlang ang
ang pagiging college dropout niya at pagiging bata para simulan ang mga pangarap niyang negosyo. Hindi siya tumigil hanggang hindi niya nakukuha ang tagumpay. At dahil nga sa pangarap niyang makagawa ng negosyo na kikilalanin sa buong bansa, ay nabuo ang Mang Inasal na talaga namang binusog at nakuha ang puso nating mga Pilipino.